Kumusta muli mga ka-creepy? Narito na naman ang isang kwentong inyong mapapakinggan. Bago po tayo mag-umpisa, isang intro muna tayo. Siya nga pala, meron po tayong guest narrator ngayon. Ako si Emily, 18 years old, isang addict sa pagsa-selfie. Selfie dito, selfie doon. Napupuno na ang storage ng phone ko sa sobrang dami ng mga selfie ko. Fashionista din ako. Dapat, laging in sa uso ang mga suot kong damit, tags, pants, at mga accessories. In short, kikay ako. Isang gabi, habang ako ay naglalakad pa uwi sa amin, may nakita akong isang bagay sa daan. Nagtaka ako kung ano iyon, kaya nilapitan ko at pinulot. At laking tuwa ko dahil yun ay isang choker na kulay itim na may cute at maliit na pendant hugis diamond sa gitna. Sa sobrang tuwa ko ay agad ko itong nilagay sa aking bag at pinagpatuloy ko na ang aking paglalakad. Hindi na rin ako nagtanong pa kung kanino yun dahil wala namang ibang tao sa daan ng mga oras na iyon. Inisip ko na lang na dagdag koleksyon na naman para sa pagsiselfie. Na-excite ako na gamitin ang choker na napulot ko kaya agad ko itong sinuot pagdating ng bahay. Ni magpalit ng damit ay nawala na sa isip ko dahil ang tanging choker lang ang nasa isip ko ng sandali yun. Selfie dito, selfie doon. Click dito, click doon. Tumigil lang ako sa kaka-selfie nang malubat na ang phone ko. Habang isasaksak ko na ang charger, ay may aning bigla na lang dumaan sa likuran ko. Nagulat ako at nagtaka kung sino. Dahil ako lang naman ang tao sa bahay since si Mama ay night shift sa trabaho niya. Lumingon ako para tingnan kung sino ang tumaan, pero wala akong nakita. Lumabas ako ng kwarto at hinanap sa loob ng bahay kung may ibang tao ba akong kasama, pero wala. Bumalik ako ng kwarto at humiga sa kama dahil pagod din ako. Habang nakahiga ako, ay pinagmamastan ko ang choker na suot ko gamit ang maliit na salamin. Habang hawak ko ang pendant ng choker, ay nararamdaman ko na lumamig ang buong paligid ng aking kwarto. Nanigas ang aking katawan. Habang naramdaman kong nagsitayuan ang aking mga balahibo sa kamay. Ang choker na suot ko sa aking leeg ay kusang pasikit ng pasikit na para akong sinasakal. Nanginibabaw ang takot ko ng mga oras na iyon, lalo na nang may biglang lumitaw sa harap ko. Maganda ang kanyang suot na parang fashionista, pero nakakatakot ang kanyang itsura. Duguan ito at nanilisik ang mga mata. Nakatingin siya sa akin na parang galit na galit. Pinilit kong bumangon ng kama pero hindi ko magawa. Parang kontrolado ng choker niyon ang katawan ko habang ang babae ay talapit ng talapit sa akin. At bigla niya akong sinakal habang titig na titig sa aking mga mata. Hindi ako makagalaw ng sandaling iyon kaya nagdasal na lang ako na sana mawala ang babae sa harapan ko. Sa sobrang higpit ng pagsakal niya ay nawalan ako ng malay. Nagising ako sa lakas ng kampas sa akin. Si Mama pala. Nagtaka man ay kinapkap ko ang aking sarili at nagpasalamat dahil buhay pa pala ako.
Tinanong ko si Mama kung may nakita ba siyang babae pagdating niya, pero ang sagot sa akin ay wala. Naalala ko yung tsukar na suot ko sa leeg ko, pero nakapain ko ay wala. Tinanong ko si Mama kung nakita ba niya ang tsukar na suot ko, pero wala daw. At bigla siyang may pinakita sa akin at ang sabi niya ay may nagbigay sa kanya ng tsukar sa daan habang pauwi. Nang makita ko yun ay kinilabutan ako dahil ang tsukar na suot ni Mama ay ang tsukar na napulot ko nang nagdaang gabi sa daan. Sa takot ko ay hinawakan ko ang choker at akmang aalisin sa leeg niya nang bigla niya akong tinulak ng malakas palayo sa kanya hanggang bumagsak sa sahig. Mabilis akong tumayo at lalapit na sana ako kay Mama, ngunit matigilan ako dahil ang babaeng sumakal sa akin ay biglang nagpakita sa tabi niya. Biglang nagsalita si Mama. Siya na pala ang nagbigay sa akin itong chauffeur na. Ang ganda niya, di ba? Bagong kaibigan ko na siya. Mula ngayon, at sana maging magkaibigan din kayo, anak. O ano, mga ka-creepy? Naibigan nyo na naman ba ang ating istorya? Naway hindi kayo magsawang makinig sa aming mga istoryang binabahagi sa inyo hanggang sa muli dito lamang sa Creepy Short Tales.